Kamusta mga kagima at welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng Rafflesia o higanting padma at taglay nitong Mica virtudis at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang Rafflesia ay isang uri ng namumulaklak na halaman. Ang Rafflesia ay kilala para sa paggawa ng pinakamalaking individual na bulaklak sa ating kalibutan o Earth mga kagimat. Ang Rafflesia ay may malakas at hindi ka nais-nais na amoy, kaya matawag din ito ng mga ibang aurang tao na isang bangkay na bulaklak dahil sa hindi ka nais-nais nitong amoy. Ang Rafflesia ay isang halaman na vascular. Wala itong nakikitang dahon, tangkay o maging ugat mga kagimat at walang chlorophyll mga kagimat. Ito ay nabubuhay bilang holoparasite. Ang tanging bahagi ng Rafflesia na makikilala bilang malinaw na katulad ng halaman ang mga bulaklak. Kahit na ang mga ito ay hindi pangkaraniwan dahil nakakamit ang mga ito ng napakalaking sukat. May kulay na mapula-pulang kayumanggi at mabaho ng nabubulok na laman. Ang bulaklak ng Rafflesia ay lumalaki sa diameter na humigit kumulang 1 metro mga kagimat at tumitimbang ito hanggang 11 na kilo mga kagimat. Ang Rafflesia ay karamihan na makikita ang mga ito sa mga masiyok at sa pinakamariit na mga kagubatan at lalo na sa mga malilim na gubat. Pinaniniwalaan ito sa aming mga babaylan unum at sa ibang mga surihano at mga maaram na kapag ang isang lugar na pinagtubuan ng Rafflesia ay may mga engkantadang tuhaunan na nakatira mga kagimat. At ang mga Rafflesia ay minsan lamang magtuhaw o tutubo sa isang lupang tinagna mga kagimat. Tungkol naman sa kanyang mutya na aming nakuha ng mga babaylan unom ay hindi din ito basta-basta na makukuha mga kagimat. At bihira lamang ito masagap at hindi halos lahat ng mga Rafflesia ay may angkin na agimat mutya. Kundi pili lamang sa kanila ang nagtatangan o natagnaan o may taglay na agimat. Ang mutya ng Rafflesia ay may malakas at may mabisang gamit mga kagimat na makakatulong upang maging maswerte sa ating pamumuhay. Maging maswerte sa pag-ibig at tutulungan ka nito ng kanyang gahong Mica na mapunta sa mabuting partner sa pag-ibig at mabuting mga kaibigan. May malakas din ito na may kagahom sa panghalina. Isa na dyan ang gahom sa panghalina sa ating negosyo na maging mapurong at dadapo ang mga customer mga kagimat. May kagahom din ito sa kabaliktaran katulad ng kanyang amoy na hindi ka nais-nais mga kagimat. Ang kabaliktaran nito ay malakas na pangakit. Kaya kailangan maging kontrolado sa mga emosyon sa tagipusoon o sa ating puso ay kailangan mag-isip muna tayo bago gumawa ng mga hakbang. Huwag ipairalin ang mga bagay na ikakasama mga kagimat. Kapag malakas sa pang-akit, ibig sabihin malakas ang gayuman niyang Mica gahum. Kaya kung ikaw ay may taglay ng sangkap-agimat na ito, ay maraming aura ang maaakit mo mga kagimat. Kung ikaw ay babae, madali mong maakit ang aura ng mga kalalakihan. At kung ikaw naman ay lalaki, ay madali mong maakit ang aura ng mga kababaihan.
Ang sangkap na ito ay para lamang sa mga naniniwala, mga kagimat. Walang pilitan dahil lahat naman tayo ay may mga tagsa-tagsang paniniwala. Sa ngayon, mga kagimat, isa pa lang na pusko nitong mutya ng Rafflesia sa aming shop doon sa Shopee sa Agimat 13 JF, mga kagimat. Mga next week may bagong update kami ng mga stock, mga kagimat, at baka sakaling makapus kami ulit nitong mutya ng Rafflesia. Ang mutya ay may malakas din na proteksyon at depensa pang kalahatan, nagpapalakas at nagpapatalas ng ating memorya. Isa din itong sangkap na humaharang at pampataboy ng mga masasamang elemento, mga demonyo at mga masamang espiritu, mga kagimat. May malakas na money magnet at nakapagbalansi ng ating tagsang mga emosyon. Tungkol naman sa mga bawal na sangkap agimat na ito ay bawal dalhin sa sementeryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkap agimat na ito, bawal makipagtalik kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahum. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, mga kagimat, ang gagawin lang ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahu. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura, Babaylan Unum. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual, Babaylan Unum, upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudis mahika gahum. Sobrang dami pa nito magagawa, mga kagimat, na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo, mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.